Ang forward ng Miami Heat na si Nikola Jovic ay palaging nag-i-improve kada season. Nagbunga naman ang kanyang pagsisikap na si Jovic na taga Serbia ay nakuha ang pwesto sa pagiging starter sa Heat kasunod kay Bam Adebayo bilang stretch forward. Ang kanyang pinaka-notable na game bilang starter ay nanggaling sa isang panalo laban sa Milwaukee Bucks noong February 14. Si Jovic ay nagtapos sa game na iyon na may 24 points, 7 rebounds at 3 assists sa 61.5% shooting mula sa field at 62.5% shooting mula sa 3-point range. Napanatili niya ang starting role na iyon hanggang sa playoffs, kung saan na ang 20-anyos na si Jovic ay nagkaroon ng tatlong double-digit scoring performances sa kanyang unang playoff minutes. Nagkaroon siya ng 11 points sa tatlong 3-pointer na panalo nila laban sa Boston Celtics sa Game 2 ng Eastern Conference Series. Nakatulong din siya na maitala ang team's franchise record para sa made threes sa isang playoff game. Ngayon na papasok na siya sa kanyang ikatlong NBA season, nagdagdag si Jovic ng muscle sa kanyang 6'10", 209-pound na frame. Makakatulong iyon sa kanya na makagawa ng mga mismatches sa opensa at sa depensa. At dahil sa kanyang 3-point shooting at abilidad na maglaro na wala sa kanya ang bola, ang Miami ay nagkaroon ng ilang pinakamataas na offensive rating sa nakaraan na season kapag sina Jimmy Butler at Adebayo ay naglaro nakasama si Jovic. May pagkakataon si Jovic na itaas ang opensa ng Miami ng higit bilang starter na sina Terry Rozier at Tyler Hero ay kapwa healthy na ngayon. Magagawa nito na ang kanilang buong starting lineup ay magkaroon ng space sa floor dahil sa kanilang 3-point shooting. Para sa iba pang balitang Miami Heat, ngayon na umuusad na ang training camp, ang rookie ng Miami na si Kel Erwer ay handa na maglaro na kasama ang buong grupo ng kanilang team. Ang sabi niya ay kailangan lang daw niyang matutunan at ma-develop ang Heat culture. Kailangan daw niya na makasabay sa laro at mailaro ang estilo ng Heat. Ang sabi ni Ware sa mga reporter sa training camp, kailangan daw niyang matutunan kung paano maglaro ang Heat at ma-develop ang ganong mga habits. Kailangan lang daw niyang dalin iyon sa kanyang paglalaro. Tinatrabaho rin ni Ware ang kanyang depensa. Isa itong adjustment sa pagsasaalang-alang na ang Heat ay patuloy na nagrarank sa mga pinakamagagaling sa liga pagdating sa depensa. Kailangan daw ni Ware na magdevelop ng higit sa depensa, ang sabi niya. Kailangan daw niyang matutunan ang gawin ng Heat at i-implement iyon sa kanyang paglalaro. Sinisikap din ni Ware na palakihin ang kanyang pangangatawan, na siya nga ay mas madalas na nasa weight room, dahil gusto raw niyang palaguin pa ang kanyang pagiging agresibo sa game. Tinatrabaho raw niya ang kanyang paglalaro at mas madalas nga raw siya sa weight room. At sinisikap daw niya na mas maging malakas pa, ang sabi ni Ware. Sinisikap daw niyang ma-develop ang mga gawin ng Heat sa depensa at matuto sa lahat ng nandoon sa kanilang team. Si Ware nga ay may sariling definition ng kung ano sa kanya ang Heat culture. Naniniwala siya na iyon daw ay anumang bagay na matututunan niya mula sa mga nauna sa kanya sa team. Gusto niyang makuha lahat ng iyon hanggat kaya niya, matuto sa kultura ng Heat at sa paraan ng NBA. Ang Heat culture daw ay anumang bagay na maituturo nila sa kanya, ang sabi ni Ware. Gusto raw niyang matuto at lumago sa anumang bagay na maituturo sa kanya na gusto nila na gawin ito. Nakakasabay na raw siya ng bahagya at tinitignan raw niya kung ano na ang mga natutunan nila upang matutunan din niya ang mga iyon. Lahat ng natutunan nila sa NBA sa mga nakalipas na taon ay gusto raw niyang maidagdag sa kanyang paglalaro.